Dahil sa isang broken family kami ng aking pamilya, ang aking mga anak nagkahiwalay-hiwalay kami dahil sa pagsisikap ko at pag-aabroad ko dito sa ibang bansa. Naramdaman ng aking anak ang sakit kung papaano magkaroon ng isang broken family. Gayunpaman, nagsikap siya para magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Kung ganito nga naman ang makikita mo sa iyong anak na nagsisikap ay hindi mo talaga matatanggihan kung ano man yung kanyang hiling. May mga bagay-bagay na hindi natin aasahan at kailangan nating intindihin. Ako nga pala si Mami Lap at nag-aalaga ng mga bata dito sa abroad. Instead, naalagaan ko yung mga sarili kong anak sa Pilipinas. Siyempre, titiisin ko na lang para sa magandang kinabukasan ng aking mga anak. Naiiyak ako nung makita ko yung kanyang grado at ibinilita ng aking anak na isa siya sa top notcher sa school. Active siya sa mga activities. Sa kanyang unang grading ay pinakita niya ang kanyang grado. Hindi lang ganon, kundi sa mga nakaraang mga taon ay nakakamit siya ng mga awards, nakakakuha siya ng maganda at mataas na grado, at wala akong masabi kundi sana na-inspire yung mga bata na dapat intindihan nila yung mga magulang nila. Kung ang mga magulang man ninyo ay nasa ibang bansa, huwag kayong magtanim ng sama ng loob kung bakit iniwan ng mga magulang kanilang mga anak. May mga magulang at may mga anak na hindi nila naiintindihan ang kanilang magulang kung bakit sila lumalayo. Kaya naman, magsikap tayo, intindihin ang bawat isa, magpasalamat sa Panginoon na mayroon tayong isang magulang na nagtataguyod para sa magandang kinabukasan ng anak, lalo na kung ang magulang ay lumalayo, magsakripisyo at magtiis para sa magandang buhay para sa mga anak. At ako po ulit si Mami Lab at sana ay na-inspire kayo at nakapagbigay ng magandang halimbawa ang content ko na ito. Maraming salamat po sa panonood. Salamat anak. Mahal-mahal ko kayo ni Ading at salamat din sa pag-aaral ng mabuti. Ako po si Mami Lab, Domestic Helper, Hong Kong.